Magandang araw mga ka-farmers! Welcome back sa ating channel. So andito nga tayo ngayon sa post office ng Japan at ipapakita ko sa inyo kung paano mag-transform ang pera ng Japan. Magkaroon ng pakpak, 10 minuto lang makakarating na sa Pilipinas. So papasukin nga natin nga ang post office na yan at ipapakita ko sa inyo kung paano yung aking gagawin. 10 minuto lang nasa Pilipinas na. So mga ka-farmers, ito nga yung gamit ko na card, ang GRF, baka naman. So ipapasok lang natin dito yung card. Tapos hihintayin lang natin, pipindutin natin to. Tapos itong kado. Napakadali lang magpadala dito ng ano. Dapat i-check nyo yun kung tama po yung nasa card nyo. Pagka po tama yung nasa card nyo, kailangan pindutin nyo rin po ito. Tapos yung amount po ng ipapadala natin. Kagaya po ako ay magpapadala po ako ng 55,000. Ayan, 55,000 yen. Napakadali lang po. Tapos, ayan, dyan na po magta-transform yung pera natin. Ihuhulog lang po natin dyan. Hihintayin lang po natin ng ilang minuto. Ay, makikita na po natin at magta-transform na yun. So, ayan, i-confirm po natin yan kung tama po yung nilagay natin. Tapos, pipindutin po uli natin yan. So, bibilangin na po yan. Hihintay na lang po na lumabas. So, ayan na po. Ganyan po kabilis mag-transform ang pera dito sa Japan. Yan po yung post office. Pero, mayroon naman pong English guide. Pwede nyo gamitin yung English guide. Pero ako kasi Japanese na yung ginagamit ko. Ayan, pindutin nyo lang yan. Ayan. Itong pipindutin yung pangatlo. So, yun lang. Sana ay magkaroon ng tips sa mga kababayan natin na nandito sa Japan. So, ayun nga mga ka-farmers. Natapos na mag-transform ang ating pera dito sa Japan. 10 minutes lang, nandyan na sa Pilipinas. Ganun po kadali ang mag-transform ang pera dito. Sana all nagta-transform. Sana kami rin pwedeng mag-transform. Makarating agad ng Pilipinas. Pero wala eh. Kailangan magtiis ng ilang taon bago tayo makauwi kasi napaka mahal ng pamasahe ngayon dahil sa corona. Kaya yung mga kababayan natin dyan na nasa Japan, sana ay mag-ipon. Huwag natin pag-transform na mag-transform ang pera natin. Kailangan magtira din tayo para sa sarili natin. Para in case of emergency, meron tayong madadampot kasi napakabilis lang ng panahon dito sa Japan. Ilang taon lang, uuwi ka na ng Pilipinas. Kaya mag-ipon ng mag-ipon para sa kinabukasan ng ating mga pamilya. Yun, so hanggang dito na nga lang mga ka-farmers. At medyo magbabike pa ako. Ayan, lalabas na ako. Medyo magbabike pa ako kasi maulan. Ayun, yung kapote ko, yung bike ko. Ayan. Medyo makulimlim dito sa Japan. Kaya ingat-ingat na lang. So yun nga mga ka-farmers, at medyo umuulan-ulan sa labas, inabutan tayo ng ulan. Dito na muna ako pumasok sa telephone booth at magkakaputi ko. Umulan umaraw, basta kailangan sa Pilipinas ay magpapadala tayo mga ka-farmers. Yun naman talaga yung obligasyon natin bilang isang OFW dito sa kung saan man tayo ng bansa. Yun yung obligasyon natin, kahit anong kalamidad, basta kinailangan. Ayun, papadala tayo mga ka-farmers. So yun nga mga ka-farmers, inabutan na tayo ng ulan habang nagbabay. Kaya kailangan natin huminto ng konti para safety na rin. Kaya sa mga kababayan ko na nandito sa Japan, doble iingat pagka lalo na kung ganitong nagbabay ka lang dito sa Japan. Kailangan may dalang kapote, huwag kang gagamit itong payong. Alisin mo na yung payong, yung kapote na yung gamitin mo.